na, tingin mo, nadidiscover ko, kaya ko naman eh. Kaya naman, na, ma-manage naman siya. Pero slowly. Slowly. At sabi ko rin sa kanya. Mahirap pagbiglaan. Bakit pinipigilan mo ulit? Hindi, slowly lang. I mean, siyempre, controlled lang. Wala naman tayo sa kanya-kanya natin bahay. Ayaw, exposed tayo. Tsaka at the same time, yung type of relationship namin, it's not for everyone. Oh. Hindi siya fully. Hindi lahat tanggap. Tanggap. Same with sa paghuhugas. Alam niya yan. Hindi siya kasi naghuhugas sa plato. Ayokong maghugas. Sa kanya lang, yan pero sa iba. Pinaka-ayoko. Pero kung plato ko yan, hugasan ko. Pero here, di ba, I adjust din myself. Step by step. Okay, tulungan niya ako magtanggal ng dumi. Kasi kaya ako siya. Tara, hugas tayo. Kasi ako magsasabon, ikaw magbanyo. Hanggang sa, oh, kaya naman eh. Diba? Yung okra, medyo ibang araw na yon. Next time na talaga. Yuck. Not today. Not today. Oh, not today. Pero in time, malay mo pag super struggle na tayo dito sa pagkain, tapos damihan ni kuya yung okra. Wala na talaga. It's time. Ay, ganun naman. Gagawa ka ng adjustments. Talagang sinabi ko yun. Even yung mga family ko talaga, sabi ko, pag nakita nyo ako naghugas, huwag kayong ano ha. Kasi maghugas ako, promise. Mm. Which is ginagawa ko naman. Yeah, siyempre nire-remind ko din siya. Ganun lang, sitahan. Mm-mm. Ay. Minsan di rin magandang may mabilis kang isip kasi hindi mo naman talaga nasasagot yung tanong. Kaya dapat ano lang din. Relax ka muna. Breathe in. Hindi naman sinabing may timer lang. Heart, 20 seconds sagutin mo. Wala brain, namang ganun. And then mouse. Matagal ba ako sa confession? Parang. Nakalabas mo. Parang. So, sinabi na ay kuya. Ay, talaga. Parang. Kasi ano yung nagulat na lang kami after kumain. Okay ka lang. Nawala ka na kuya breaks. Tapos. Dong. Mukha naman na-release ka. But. I mean, kapon sinabi ko na to sa kay Josh. Annoy me. Eh, kay. Of course, yun nga. Nafe-feel ko din na. Parang. Nagka-problema nga nung last, di ba? And nasolve naman natin as an adult. And sobrang special kayo na tao sa akin. Hindi man ako bukan, hindi man tayo sobrang mingle na, diba? Diba? Especially nung dumating si Dong, di ba? Dati tayo yung close path. Maybe it's time na sabihin ko din na I'm a gay man. And my 10 years din ako na part na. We are love Fabrics. Alam mo ba? Kaya. Katab din din. Ay, talaga? Galing yung... Never ko lang sinabi kay pero Patrick. Pero I don't judge. I don't judge. Yep. So... And hindi rin namin pinag-usapan. Never. And it's my... Parang ano na. Gusto kong maging fair sa lahat. Yeah. Kayo pa lang ni Jazz, Noemi, kay... Kayong dalawa. It's not an easy thing to do. Akala ko nga yung pinakamatapang na ginawa ko yung pagiging OFW ko sa 20 years old pa lang. Ito. Kaya nga sabi ko, naiyak din ako sa confession room kasi sabi ko, if ever matanggal man ako or sino man din, parang siguro hindi pa naman huli lahat na nag-catch-up tayo. Alam mo ko yun. Ah, sige. Nasasaktan ako nung... Nangyari yun, yung sa Tosino. Kasi ayokong may conflict sa inyong dalawa talaga. Like, I mean, malalaman nyo naman yung paglabas niya kung anong nasasabi ko sa, like, sa nominee. Wala talaga, parang ganun ba? Parang, it's time talaga. Naharapin ko to. Sobrang iyak kay Kuya kasi sabi niya yung natandaan ko lang na safe, smooth sailing lang. Sale free. Yeah. Ang ganun. And may partner ako. Lahat na kinikwento ko, totoo. And it happens na lalaki. That's 9 years? Lalaki siya. Ay! Na-feel ko kasi hindi siya nagme-mention na kahit ano. Sinabi lang niya 9 years. So, ako, ano? Pero hindi nga namin pinag-uusapan. Never namin pinag-uusapan. No, never diba? Ka namin pinag-uusapan. Pusta man namin, family namin. No, wala. Pero deep inside, pero may, I feel like ano? The connection. Ay, may ganun pala. The connection and yung love, yung care. Kaya nga, iba yung care. Kaya nga nung nag-amin ka sa inyo doon, sobrang kumbaga may gay heart is beating din. Siya yung first ko.
At siya din yung first. Ako din yung first na. See? And nag-work sa 10 years. Sabi ko nga, minsan narinig kayo nakakag-uusap. Sabi ko, kailan ko ba ito sasabihin? Parang ako din sana yung maging guide. Tsaka hindi umaharap si Kuya Briggs sa akin. Talikod lang talaga siya. Talaga? Sa pinto lang siya. Hindi siya umaharap din sa amin. So feeling ko na ganyan. Una ko yung na-feel Kuya Briggs nung ano eh. Nung umiiyak ako, tas ikaw lang yung yumakap. Sabi ko, alam mo, there's may connection. A big connection somehow. And alam mo kung kailan ko siya pinaka-confirm. Sorry Kuya Briggs. Hold hands? Kahapon lang. Kasi syempre, I give the benefit of the doubt. Kahapon lang. Nung kinurot mo ako na ano, anong unfair? Nung nagsalita, before tayo magsalita, anong sinabi ni Patrick na unfair? Sabi ko, okay, I know it. Pero hindi ka naman nagduda. No, or... I mean, sabi ko nga, yung sinishare namin kay Ate Noemi, parang sa'yo Kuya Briggs, hindi magbabago yung tingin namin sa'yo. Oh, naman, sa'yo. Syempre. Yeah. Hindi. Kaya nga, kung sino yung dapat magkaunawan, tayo din, di ba? Mm-hmm. Tsaka mas mamahalin ka ng tao. Sige. Yeah. Yeah, sabi ko nga, ready ako sa lahat. Hindi, sabi ko nga kay Kuya, hindi dahil nominado ako, sinabi ko to. Sa papel pa lang, sa interview pa lang, sinabi ko na. Na aamin ako. Okay. Ah, okay. Kasi okay, sabi ko, lagi ko siya sabi, di ba, yung acceptance simula sa bahay. Yeah. And doon din ako naiyak kay Kuya kasi sabi niya, napakaswerte mo sa pamilya mo. Yeah. Kasi sabi ko nga, baliktad eh. Hindi sabi ko kayo kahapon. Kay Dong. Iniisip niya yung pamilya niya. Yeah. yung sa akin naman, yung pamilya ko, iniisip ako. Kung paano sila kumawala daw sila, paano ako, mga ganyan. And yung sa partner ko din. Sabi mo na. Thank you, John. And sa partner ko din na 10 years na kami sa February, yung pinaka-biggest na challenge na harap namin, yung namatay yung daddy niya. Mm-hmm. Yung sinabi ko sa kanya na before yung daddy niya namatay na, Dad, ako nabala sa junior mo. Mm-hmm. Kasi junior siya eh. Mm-hmm. Tsaka seaman siya sa ibang company. Mm-hmm. Dalawang step na lang, kapitan na siya. Kaya nga magkaiba kayo ng, di ba, tinanong katanong ko yung Briggs, paano yun? Ang hirap kasi pag seaman ka already, LDR na kayo. Tapos siya din, nasa kaya, barko. Kaya so, lagi kayo lumalayo-layo. Kasi parehas kaming workplace. Tsaka yung respeto talaga. May mga temptations along the way, ano, pero napag-uusapan talaga. Yeah. Kaya it's sobrang swerte din ako. It's the commitment. Kaya sabi ko, kung ano mangyari, ready na ako. Ready na tayo. Yeah. Para maging ready tayo. See? Life is full of surprises. Kapon, sinabi ko lang, like, out of the blue. Kasi sabi ko, hindi ko naman naramdaman na or ano mangyari, di ba? Or ano. Parang, nangyari lang kasi talaga. Di, walang sapilitan, di ba? Okay, sa atin ngayon. Mm-hmm. Tsaka nandito ka na, di ba? Doon talaga. Kailangan mo nang i-all out. Yeah. Oh. It's a developing story, Kuya Briggs. Sobra. It's like, yung workplace ko, male-dominated. Mm-hmm. Kaya takot ako. Yeah. Takot ako musgahan. Takot ako na masabi man kung ano ako. Tapos may marinig na naman ako na ganun. And magko-conflict siya. Kasi para sa akin, kung ano yung gender preference ng isang tao, dapat hindi siya hindrance at hindi siya dapat argument or di ba? I mean, for as long as na nagagawa mo yung kailangan na output sa work, doon lang magma-matter yung kasi gender. Syempre kung puro kayo lalaki, parang nino-normalize na pinagkakatuan. Iba din yung kinalakyan. Kaya nga, like, Kuya Briggs, 20 pa lang ako nung time na nag-share ako sa dati kong work, yung halimbawa nagkakatuan yung mga boys, yung ginagawa yung mga bading as exhibition game. Sabi ko, I don't do that. Uh-oh. Hindi sila katatawanan lang na ilalagay mo lang dyan para mag-tumbling-tumbling at mag-spit. If they want to do that, let them. Pero yung ikaw mismo mag-encourage. Sabi ko, sa almost 6 years ko na nasa position, hindi ko siya ginawa. Instead, nagpa-seminar pa ako paano mas maintindihan ang soji para sa mga kabataan. Pero yung may liga, tapos papasawayawin mo yung mga bading, mga tomboy. Parang yun din, iba-iba din naman, no? I don't parang do yun, that. Yun din sa... Parang, I don't do that. Hindi siya katuwa. Parang, kaya feeling ko napansin nila JM yon. Kaya parang ano sila nilabihin sa'yo. Tsaka... baka sa probinsya lang. Ganyan. Tsaka yung toxic masculinity. Mm-hmm. Na mga pag-ayos ka lang ng buti. Parang iba na yung take sa ibang. Di ba? Kung kailan ka mag-aasawa.
Oo, like, I mean, may diba? Pressure eh, pag ginagano. Oo, diba? Kaya minsan, hindi din maiwasan, nagkakaroon ka din ng anxiety, diba? Mm-hmm. Dahil dun dun. Kasi yeah, sa 20s. Si Kevin lang. Sa 20s pa lang ako na, ano na eh, I mean, 20s pa lang, parang okay pa. Pero as you get older, dun mo na. Magmamature ka din kasi. Wala ibang upuan mo. Pero sa family, yun yung nauna, makaalam. Oh, siyempre, parang... I mean, ano, matagal na. Ay, wait lang dyan ah. Maya, ay, ganito lang. May nag-uusap kami muna. Dapat. Mm-hmm. Wait lang. Ano, oh, wait, mm-hmm. Well, isasabihin ko naman sila. And I mean, bukas or next day. Sa family. It's up to you. Wala maging fair. It's sa family, your call, Kuya Briggs. Matagal na. Tagal na. Ganun, naalala ko nung bata pa ako. Siyempre, nandyan na yan eh, sa puso natin eh. Kaya nga siguro naging... Nag-excel din ako sa academic, sa co-curricular. Kasi parang mag-gain ko yung respeto ng ibang tao na yun, pagtakpan lang yung gano'n. Pero nung bata ako, ito yung pinaka... Ngayon ko nata na-share to na pinaka magandang nagawa sa akin ni Mama. Nasabi ko, bata pa lang ako, like 5, nakita ko na yun. And naramdaman ko na tanggap na tanggap ako. Mm-hmm. Nakita ko yung dress ng kapatid ko na... Tibo. So parang gusto ko siyang sautin. Parang gano'n ba? Siyempre kahit bata ka. Nasa kwarto lang kami ni Mama. Then doon ko na parang naiyak or nakaka-touch lang sa bata nung nagsabi lang siya na oy tama na yan, baka makita ni papa mo, ah, well, syempre normal lang. Mm. Pero nung nagsabi siya sa akin na halika nga dito, tapos ginipiran niya yung likod para lang na masuot ko. Mm. Doon ako nakatanggap talaga na acceptance. Yeah, you're accepted. Bata ko lang. Kaya sobrang open lang. Pwede naiyak. Wala lang, kasi naalala ko rin, may ganyan din story si Pat. Diba? Pero sa parang Barbie. Naging, Barbie naman siya. Naging open kami. Kaya sabi, doon ako sobrang umiyak. Nang sabi ni Kuya na sobrang swerte mo sa partner mo at sa pamilya mo. Mm-hmm. Kaya siguro naging ganito ako, selfless din or parang positibo lang. Kasi namulat ako sa environment na puno ng pagmamahal. Self-love din. Seryoso. Like, na-realize ko, hindi pala siya sa lahat na nangyayari. Hindi, Kuya Briggs. Kaya sabi ko kay Kuya, panalo na ako, Kuya. Yeah. Kaya sabi ko, kahit hindi pa dumating yung dongpat or ano doon, ito na yung plano. Pat-pat. And maraming kamay tayo sa ginawa mo. We're so proud of you. Yeah. Yeah. Proud kami sa iyo. You gain my respect more. Yes! Yeah. Kasi sabi ko gusto kong maging ehemplo, especially sa mga kadete. Kasi natutubuan ng depression eh. Yeah, tsaka ito na to yung chance natin para... Sabi ko nga kay Kuya, sabi ko nga, sa you never force someone na mag-out. It takes time. Sabi ko, okay lang yan sa mga lahat na nanonood eh, na ito yung naramdaman. Okay lang hindi ka mag-out. It takes time. Pero lagi niyo isipin na... May isang tao din na nakakaintindi sa sitwasyon niyo. At ako yun, di ba? Meron yun. Hindi talaga siya easy. Ito yung pinaka-katapang na nagawa ko talaga sa tanang buhay. Na sabi ko, may mga tao din na magmamahal. Wait lang, bae. Nag-i-emote. May mga tao din na magmamahal sa akin. May mga tao din na mga tropa ko na... Nagmahal, pero magkakagap na. Pero hindi na ako mag-focus dyan. Sa family mo, ikaw mag-focus at sa mga taong... Kayo, alam na ka. Yeah. Kaya, nasad din ako talaga nung nag-voice out. Kasi as much as possible, ayoko magkaroon may, tayo, conflict tayo sa inyo. Kaya, tinapos ko talaga agad. Kahit hindi man ako nominado, mag-approach talaga ako. Kaya notice nyo, kaya nung nag-nilock tayo doon, ito yung pinakatahimik lang ako doon, di ba? Mm. Dati si Patrick, pinapatabi ko pa sa kama ko. Kaya, ano man mangyari, happy ako kung anong result na talaga. You gained the respect, Kuya. Yeah.